November 23, 2009, sa mismong bayan ng Maguindanao, nang mangyari ang isang nakagigimbal na kaganapan kung saan walang awang minasacre ng tinaguriang Ampatuan clan ang 58 inosenting buhay, kabilang na dito ang 32 mga journalist personnel. Ang pangyayari ay binansagang the single deadliest attack on journalists sa buong mundo at isa rin sa pinakabrutal na election-related violence sa kasaysayan ng Pilipinas. Pangunahing suspect sa karumal dumal na krimen ay walang iba kundi ang pinakamaimpluwensyang pamilya sa Maguindanao, ang mismong mga Ampatuan. Ngunit lantaran man ang mga naging ebidensya upang madiin ang mga sospetsado, ang paglilitis ay tila ba naging usad pagong kung saan. Inabutan pa ito ng 3 administrasyon at 8 justice secretary, bagay na talagang masasabing mapera-pera at baloktot ang pamamaraan ng hustisya sa ating bansa. Ngunit ano nga ba talaga ang tunay na nangyari sa tinaguriang 2009 Maguindanao Massacre? Ang Pilipinas ay kilalang bansa na may napakamaruming tunggalian ng politika. Sa bawat halalang nagaganap, hindi na bago ang mga election-related violence kung saan kadalasan dito ay hahantong sa pagkasawi ng mga kumakandidato. Ang naturang maruming tunggalian ng politika ay talagang walang pinipiling kasarian, estado at antas, mapalokal o national na kandidato. Talagang todas kapag ito'y pinag-iinitan ng naturang katunggali. Ang tunggalian na kadalasang nauwi sa mga ambush at patayan ay pinag-ugatan ng tinatawag na political clan. Ang naturang pamumunong ito ay siyang nakapagdudulot ng positibo at negatibong epekto sa mismong mundo ng politika. Isa sa mga pinaka-notorious na political clan sa Pilipinas ay matatagpuan sa munisipalidad ng Maguindanao na bahagi ng Central Mindanao at ito ay ang Ampatuan political clan. Ang mga Ampatuan ay talagang isa sa pinaka-kinikilabutang politiko sa naturang lugar nang dahil na rin sa karasang ginawa nito sa kanilang mismong panunungkulan at ito ay walang iba kundi di ang kinatatakutang angkan ni Andal Ampatuan Senior. Taong 1986 pa sa mismong panunungkulan ni Pangulong Cory Aquino, tumunog na ang naturang pangalan ni Andal Ampatuan Senior sa bayan ng Maguindanao, kung saan naging mayor ito sa munisipalidad ng Sharif Aguac sa loob ng 10 taon at naging gobernador ito sa Maguindanao mula taong 2001 hanggang 2008. At sa loob ng humigit 2 dekada, hinawakan ng mga Ampatuan ang buong Maguindanao kung saan 18 mayor dito ay talagang galing sa mismong angkan ng mga Ampatuan. Fourth quarter of 2009 kung saan magaganap ang naturang Certificate of Candidacy filing para sa gaganaping 2010 national election. Dito na lumansad ang anak ni Andal Ampatuan Senior na si Andal Ampatuan Junior na kasalukuyang mayor ng munisipalidad ng Dato Unsay, Maguindanao. Tatakbo bilang gobernador si Andal Junior na inaasahang magiging successor at kapalit ng kanyang ama, Andal Ampatuan Senior na sa panahong iyon hindi na tumakbo sa politika. Ngunit nang sa di inaasahan, isang banta at hudyat kung ituring ng Ampatuan ang pag-usbong ng isa ring kilala at maimpluwensyang political clan ng Maguindanao, walang iba kundi ang Mangondadato political clan na inaasahang kakalaban kay Andal Jr. sa pwestong gubernador ng Maguindanao. At ang naging pangbato ng Mangondadato clan ay ang kasalukuyang vice mayor ng munisipalidad ng Buluan, Maguindanao na si Ismael Toto Mangondadato. It was started 2007. My conscience is telling me that you should have a change in Maguindanao. And there's no freedom in the province. That's started my avenue of thinking to fight against the Ampatuan. At upang pormal nang maihain ni Ismael Toto Mangondadato ang kandidasiya nito sa pagkagobernador, kinailangan itong mag-file ng Certificate of Candidacy sa mismong provincial capital ng Sharif Aguac. Ngunit tinadad ng banta ang naturang plano ni Toto Mangondadato kung saan sinasabihan pa itong Toto dasin umano ang mga kapartido ng Mangondadato kung sakali mang itutuloy ang paghain ng kandidasiya sa pagkagobernador.
At nang dahil sa natanggap na mga death threat, humingi ng security escort si Toto Mangondadato sa mismong PNP Regional Command ng ARMM, ngunit tinanggihan lamang ito. Kung kaya't ng mga panahong iyon, nang dahil sa banta, pinili na lamang ni Toto Mangondadato na wag ng personal pang mag-file ng kandidasiya. Dito na ipinaubayan ni Toto ang naturang COC filing sa kanyang asawa kasama ang kanyang dalawang kapatid na babae at ang kanilang mga abogado. Isa sa mga rason kung bakit pinili ni Toto Mangondadato na ang kanyang asawa at mga kapatid na lamang nitong babae ang mag-file ng kanyang kandidasiya sa kadahilanan na umaasa si Toto Mangondadato na sa pamamagitan ng naturang Islamic tradition kung saan nire-respeto at hindi sinasaktan ang mga kababaihan, malaki ang tsansang maiwasan at mahadlangan ang mga bantang pag-atake ng kabilang panig. At talagang umaasa rin itong maging hadlang ang media upang maiwasan ang posibleng trahedya. Filipino Muslims has a high respect on women. So I think they should not hurt your wife and your sisters. November 23, 2009, araw kung saan nakatakda ang COC filing ni Toto Mangondadato. Isang convoy ng 7 sasakyan ang naatasang magtungo papuntang Sharif Aguac. Binuo ito ng 4 na Toyota Grandia na pagmamay-ari ng Mangondadato at 2 pang sasakyan na kasama rin sa convoy na pagmamay-ari ng mga media company. Ang naturang convoy ay lula ng mga kapamilya ni Toto Mangondadato kasama na ang kanyang mismong asawa na si Jenalyn Mangondadato, kabilang rin ang mismong mga abogado ng pamilya at ang mga naimbitahang media personality na magsasagawa ng coverage sa naturang COC filing. Bagay na ang convoy ay lulan ng halos mga kababaihan, kabilang na dito ang 37 journalist. At nang binaybay na ng naturang convoy ang daan patungong Sharif Aguac, sa layong 10 kilometro na lang at mararating na ng naturang convoy ang Sharif Aguac, isang di inaasahang pangyayari ang gumulantang sa kanila. Hinarangan ng humigit 100 mga bandidong kalalakihan ang mga sasakyan ng Mangondadato. At dito na hinijack ng mga armadong grupo ang buong convoy na sinakyan ng mga pamilya ng Mangondadato at mga journalist. Ngunit sa mga panahong iyon, 2 sa mga sasakyang napasama sa hijack ay hindi pala kasama sa naturang convoy. Ito ay ang pulang Toyota Vios at isang light blue na Toyota Tamaro FX na ayon pa, nagkataon lamang umovertake ang mga ito na magtutungo sana papuntang Cotabato City at napabuntot sa naturang convoy ng Mangondadato. Bagay na kung saan, sabit at talagang napasama ang mga ito sa naturang malagim na trahedya. Sa kabilang banda, maswerteng nakaligtas naman ang pang-7 sasakyang kasama ng convoy na lulan din ng mga journalist sa kadahilanan na bumalik ito sa bayan ng Buluan upang kunin ang sinasabing kagamitang naiwan. Sa kabilang banda naman, sa mga oras na iyon, hawak at kontrolado na ng mga bandido ang manibela ng sasakyan. Dito na dinala at nagtungo ang buong convoy sa isang masukal na bahagi ng sitio Masalay, Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao. Ngunit sa mga oras na iyon, nagawa pang matawagan ni Jenalyn Mangondadato ang asawa nitong si Toto Mangondadato at sinabing na hijack umano sila ng mga bandidong grupo kung saan pinamumunuan ito ni Onsay Jr. Pinagsasampal pa umano ni Onsay Jr. si Jenalyn at ito na lamang ang huling impormasyong natanggap ni Toto Mangondadato. Sa mga oras na iyon, sa mismong masukal na parte ng sitio Masalay, Barangay Salman, kung saan dito dinala ng Ampatuan ang convoy, hinanap at pinababa umano ni Onsay Jr. si Jenalyn Mangondadato. Dito na nagmamakaawa si Jenalyn kay Onsay, ngunit hindi ito tumalab at talagang dito na tinodas ni Onsay Jr. si Jenalyn na ayon pa ng mga testigo, walang habas umanong pinaputukan ni Onsay ang mismong mga pribadong bahagi ng katawan ni Jenalyn. Sa mga oras na iyon, pinababa na rin ang mismong kapatid na babae ni Toto at ang kanyang tiyahin na nang mga panhong iyon, parehong buntis ang 2 babae. Ngunit talagang nilasawa at hinalay pa ito ng mga kalalakihan bago kinitilan ng buhay. At dito na rin unti-unting pinaulanan ng bala ng mga armadong kalalakihan ang natitirang mga kasamahan, kabilang na ang walang awang pananambang sa mga inosenteng mamamahayag na talagang nasa huling hininga na ng mga panhong iyon. At ilang minuto lamang, todas na ang 57 personaheng nakasakay sa naturang convoy.
At upang malinis at walang makikita ang mga ebidensya sa naturang ginagawang pananambang ng mga Ampatuan sa konvoy ng Maguindanao, inilibing nila ang lahat ng 58 katawan kasama ang mga sasakyan sa isang hukay na malapit sa mismong pinangyarihan. Ngunit 2 linggo pa bago mangyari ang insidente, preparado na pala ng mga Ampatuan ng hukay na paglilibingan ng konvoy ng Maguindanao. Ang hukay ay kagagawan pala ng isang backhoe na nakastambay lang rin na siyang ginamit sa paglibing ng mga nasawi. Napag-alaman rin na ang mismong backhoe ay pagmamayari pala ng Maguindanao Provincial Government. At habang isinasagawa ang paglibing ng mga nasawi sa kabilang banda naman, ipinaalam na ni Toto Maguindanao sa isang radio station na na-hijack na ang convoy na sinasakyan ng kaniyang asawa. Dito na rin dali-daling sumakay ng isang chopper si Toto Maguindanao upang tukuyin ang lugar na pinangyarihan ng krimen. At nang madatnan ni Toto Maguindanao ang mismong lugar na pinangyarihan kung saan kasalukuyan na rin nilibing ng mga kasamahan ng Ampatuan ang mga nasawi sa pananambang, agaran itong nagsitakbuhan at inabandona ng mga salarin ang naturang site nang dahil na rin sa naturang tunog ng chopper na sinasakyan ni Toto Maguindanao. Dito na bumungad ang mga durog na sasakyan na tadtad ng bala at ang iilang mga katawang wala ng buhay na hindi na nagawang mailibing pa ng mga salarin. At nang mapasok na ng mismong Philippine Army ang lugar kung saan naganap ang massacre, tumambad na lamang ang halos di na makikilalang mga katawan na wala ng buhay. At dito na rin agarang isinagawa ang retrieval operation kung saan todas na ang 57 sa 58 miyembro na sakay ng convoy, habang ang isang kasamahan naman nila ay hindi na natagpuan pa hanggang sa kasalukuyan. Bagay na dito na rin napag-alaman sa pamamagitan ng imbestigasyon at mga testigo na planado pala ng mismong Ampatuan Brothers ang pananambang kung saan tinuturong mastermind ang kanilang ama na si former Governor Andal Ampatuan Sr. 2 sa mga tumistigo ay sina Socarno Badal at Lakmudin Suliao na ayon pa 4 beses umanong nagsagawa ng mga pagpupulong ang mag-ama at 3 magkapatid na Ampatuan na sina Andal Jr. Ampatuan, Zaldi Ampatuan at Sajid Ampatuan upang planuhin ang pagpaslang kay Toto Maguindanao. Ayon sa pahayag ng testigo na si Socarno Badal, si mismong Zaldi Ampatuan paumano ang nagsabing ipapagamit niya lahat ang kanyang mga armas para lamang malinis na ma-execute nila ang naturang plano. At sinabi rin umano nitong magtutungo siya sa Maynila sa mga panahong gagawin ang pananambang upang magsisilbing decoy at para hindi mahalata at mabisto. Bagay na wala pa rin itong takas kung saan timbog sa mismong bilangguan kasama ang tinaguriang kapatid nitong si Andal Jr. o mas kilalang Unsay Jr. Habang ang isang kapatid naman nilang si Sajid Ampatuan ay nabigyan ng pagkakataong makapagpiyansa ng halagang 11.6 million pesos nang dahil umano sa kakulangan ng ebidensya para maidawit si Sajid Ampatuan sa naturang kaso na talagang sa kasalukuyan vice mayor na ito ng munisipalidad ng Sharif Saidona Mustafa, probinsya ng Maguindanao. Ang naturang karahasang ginawa ng mga Ampatuan ay talagang binansagang the trial of the decade nang dahil inabot ito ng dekada bago makamit ang inaasam-asam na hustisya ng mga naulilang pamilya. December 15, 2009, nang sinimulan ang unang paglilitis sa mga kasong ipinatong sa mga sospetsado, naitala ang 198 bilang ng mga sospetsado sa krimen kabilang ang 2 magkapatid na Ampatuan na sina Zaldi at Andal Jr. kasama ang kanilang ama na si Andal Ampatuan Sr. na tinuturing mastermind sa krimen. Ngunit taong 2015, pumanaw na ang tinaguriang mastermind ng krimen na si Andal Ampatuan Sr. nang dahil na rin sa isang heart attack. 117 sospetsado naman ang naaresto at nasa halos 80 sospetsado rin ang talagang nanatiling at large hanggang sa kasalukuyan, kabilang rito ang 11 mga Ampatuan. 101 bilang naman ng mga naaresto ang na-put into trial at dinaluan ito ng 357 bilang ng mga witnesses. 70 bilang naman ng mga akusado ang naghain ng kani-kanilang petisyon para sa piyansa, bagay na naging prioridad ito ng Quezon City Regional Trial Court Branch 221 na pinamumunuan ni Judge Jocelyn Solis Reyes. Ang naturang paglilitis ng kaso ay talagang pinuna ng dahil tila ba usad pagong ito na umabot ng isang dekada.
Ang paglilitis ay naging magulo kung saan marami sa mga suspect ang bumaliktad at naging witnesses. May ilang mga witness ring talagang pinaslang bago pa man ito makapagpahayag ng kanilang mga statements, bagay na talagang isa ito sa mga naging sanhi ukol sa mahinang pag-usad ng kaso. Hanggang dumaan ang panahon December 19, 2019, isang court session na ginanap sa Camp Bagong Diwa ng Tagig. Sa wakas, inilabas na ang naturang hatol ng Quezon City Regional Trial Court Branch 221 under Judge Jocelyn Solis Reyes. Sa naturang inilabas na verdict, ang magkapatid na Ampatuan na sina Dato Andal Ampatuan Jr. at Zaldi Ampatuan ay hinatulan ng 57 counts of murder at sentensyado ng lifetime imprisonment without parole o reclusion perpetua. 28 kapwa akusado naman ang nahatulan rin ng 57 counts of murder at sinintensyahan ng 40 taong pagkabilanggo. 15 sala rin din ang sinintensyahan ng 6-10 taong pagkabilanggo at ang masaklap kung saan 55 sa mga akusado. Kabilang na dito si Dato Sajid Islam Ampatuan na kapatid ni Nasaldi at Andal Jr. ang talagang napawalang sala o acquitted sa naturang paglilitis. Sa loob ng isang dekada, nakamit man ng mga naulilang pamilya ang katarungan at hustisya, mapapaisip ka na lang kung gaano nga ba kahina ang sistema ng hustisya sa ating bansa na kahit patlantara na ang mga ebidensya, di pa rin ito maging garantiya lalo na't makapangyarihan at mapera ang iyong makakalaban.